Mula sa himpapawid, mas makapigil hininga ang Bulkang Mayol. Gamit ang chopper ng Philippine Air Force, mas malapit ang nakita ng PVOX ang kondisyon ng bulkan. Pero hindi ito naging madali. Maraming abo sa himpapawid. Balot din ng abo at usok ang bulkan. Ang bunga nga nito, animoy uling dahil sa higit 2 linggo ng paglalabas ng lava. Nakunan din ang pagbaba ng lava at pyroclastic flow o usun na pinaghalong mainit na abo, bato, gas at lava sa may Basud Gully at Miisi Gully. Kulay itim o kulay abo ang mga dinaluyan nito. Ang litrato at video na kinuha ng PVOX gagamitin sa pagbubuo ng volcano deposit map. Medyo makapal po yung deposits ng PDC o ng Uson dito sa may Miisi Gully at sa may Bonga Gully. At meron din po tayong nakita na parang mga maninipis na lava dito po sa mga maliliit na barangkos at gullies sa pagitan po ng Bonga at ng Basud Gully. The PVOX can determine ano yung priority areas, kung saan pupunta yung lahar and other materials that would be washed away. So from there, the Armed Forces of the Philippines can conduct or can plan where to prioritize the areas. Ayon sa PVOX, nakapagtatala sila ng maliliit pero sunod-sunod na lava fountaining. Patuloy daw nilang minomonitor ang sitwasyon ng bulkan. Tuloy pa rin daw ang pag-akyat ng magma at may banta pa rin ng hazardous eruption. Significant pa po yung amount na nasa ilalim. Sa ngayon po kasi malos, wala pang sa kalahati yung nailabas niya sa naipon niya na magma. Salima Refran, GMA News.